Hey yo, good day everyone. Ako po si Sky Rebo. Welcome to another video. Pasensya na sa setup ko. Mabilisan lang din kasi to. Okay. So merong nag-request sa akin ng follow-up video para daw sa countersteering dahil nahihirapan daw siya na mag-countersteer kasi parang pakiramdam niya malalaglag daw sa motor or kung ano man. Ang counter steering, katulad ng nasabi ko sa siguro 1,000 videos na nagawa ko tungkol sa counter steering, is if you want to go left, you push forward sa left handlebar, and if you want to go right, you push forward sa right handlebar. Okay, now ito, may na-discover ako sa sarili kong mga rides. Sa tingin ko makakatulong to para hindi maging kakabak-kaba yung pag-counter steer. Okay, let's hop on the bike at i-demo natin ng konti. Okay, so ang counter steering again is pushing into the turn. Okay, so wanna go left, push left. So normal riding, nakaganyan tayo. If I want to go to the left, I would push the handlebar to the left. Ang sa tingin kong nangyayari sa kanya is pag pinupush niya yung handlebar, yung katawan niya is tumutukod pakabila. Siguro ganito siyang mag-push. Iyon. So medyo tumatabingit. Ewan ko lang, hindi ko na siya natanong kung wala naman siyang video na pinakita, so hindi ko alam kung ano yung sinasabi niya, nagiging unstable daw siya. Okay, anyway, so this is something na nagagamit ko sa rides ko at na-discover ko kakatesting ng kung ano. Napakasimple lang. Okay, first is you have to be riding on the ball of your foot. Ito, ball of your foot. Huwag dito sa gitna, huwag dito sa dulo, you have to be riding on the ball of your foot. Yun ang nasa foot peg. Okay, yung pagkakaupo natin, sentrong-sentro sa upuan. Hindi natin masyadong igagalaw. Okay? Yung tuhod, hindi natin yan ibubuka na parang pinikpikang manok. Okay? Hindi. No. This is street riding. Wala tayo sa racetrack. Okay? So, hindi ko ituturo yung ganito. Okay? No. This is stupid for the street. Okay? Now, counter steer. Nakaharang yung side mirror. So, ang gagawin natin, yan. Ang na-discover ko is, kung iikot ko lang tong kwet ko pababa, yan ha, iikot ko lang siyang pababa ng konti, ang mangyayari, itong kaliwa kong, itong kanang hita ko, automatic siyang kakapit sa tangke dito sa kabilang side, at makikita nyo bumagsak tong hita ko pababa. So ang nangyayari sa halip na ibuka, okay, ang nangyayari is yun. Okay, very little subtle movement lang yan. Okay, again, hindi ko ginalaw ang puwet ko na parang nasa racetrack, ha? No, hindi. Hindi ko yan igagalaw. Hindi yung tipong parang nasa racetrack na no. Okay? Inikot ko lang yung puwitan ko para lang mag-bias dito sa lilikuan ko, yung pakaliwa. That's it. Inikot ko lang yung puwet ko. Yan, konting-konti lang. Ang mangyayari, dahil bumagsak itong parte ng katawan ko pababa dito at itong lower body ko is umangat dito, I'm now stable for counter steering. Kasabay niyan is I drop my elbow. Okay. Ngayon, kung tetestingin niyo to ngayon, after this video, kung tetestingin niyo to sa sarili niyo motor, kung meron kayong paddock stand, mag-paddock stand kayo. Ayan. Mararamdaman niyo na pag ginawa niyo to, yung first movement is i-pivot niyo lang yung puwetan niyo, bumagsak yung tuhod nyo, drop your elbow, ang mapapansin nyo, nagkaroon ng push.
kahit hindi nyo sinasadyang i-push, pumunta dun yung pressure. Ano? Ang hirap ipaliwanag sa video, no? Kung anong nararamdaman ko. I have even pressure on the bars. Steady lang ako. Imagine ko, nasa straight ako. Okay, left turn. You know, nag-shift yung pressure to the left. Dahil dun sa movement ko na inikot ko lang na, hindi man sa inikot, pero iginanan ko lang yung puwet ko. Hindi ko siya inangat at inilipat. No, no. Okay, again, ulit-ulitin ko yun, hindi to race track. Walang ganyan, okay? Walang ganyan. Okay, hindi. Okay, hindi ganyan, okay? Inikot ko lang siya. Yan. Ngayon, itong tuhod na to, pwede kong ibuka ng konti, that's fine. Pero ang mahalaga dito is nung ginawa ko tong shift nito ng lower body ko, automatic naramdaman ko may push na nangyari sa handlebar. Nag-shift dito sa left side yung push o yung pressure. Yun, no? Kita niyo yung handlebar, gumalaw siya ng kanya. Yun. And that is effective countersteering. Nung ginagawa ko yun sa mga twisties na pinupuntahan ko, mas naramdaman kong effortless compared to yung before na sasadyain ko na itulak. Itinutulak ko talaga yung handlebar. So parang sinasadya ko siya. Now, that is also effective. Wala namang problema doon. Hindi ako nahihirapan doon yung talagang deliberately itinutulak. It's effective as well. Yun nga lang, this is a video response dun sa kaibigan natin na nagsabi na nahihirapan siyang gawin yun, na yung deliberately tinutulak yung handlebar. Pakiramdam niya, tataob siya. Siguro dahil, ano siya eh, counterintuitive. Eh, bakit mo itutulak yung left handlebar kung liliko ka ng pakaliwa, di ba? So malamang nagtatalo yung utak niya sa ginagawa niya. So, I hope this method will help her, Lady Rider yun, will help her na hindi mawala yung kumpiyansa niya while doing counter steering. Again, it's very simple. Very little movement of your lower body. Shift, i-shift nyo lang ng konti. That's it. It's as simple as that. Going to the turn, that's it. Pwede nyo ibukan ng konti, that's fine. It's the same thing on the other side. So again, reminder is to ride on the ball of your foot, gentle grip, okay, on the handlebars, nakalatag lang yung kamay, loosen up your arms, bend your elbows. Yan yung basic, marami na akong videos na ginawa tungkol dyan. So again, counter steering, if you want to go left, you push forward on the left handlebar, if you want to go right, you push forward on the right handlebar. Kung medyo nahihirapan doon, then you can find ways like this, shifting the pressure of your lower body to the side of the turn. Susunod yung kamay mo, there will be pressure on the bar. It's similar to pushing the handlebar and you will counter steer. Alright, so hopefully makatulong yan. I'll see you on the next video.